What's up mga mix? Kumusta kayo? Ano balita sa inyo? We're back again with another video. And today, ang episode natin, gusto ko lang i-flex sa inyo mga mix yung blessing na natanggap natin sa ating subscriber. So, kaya ako naka-helmet at naka-gloves, ito yung natanggap nating blessing sa ating mahal na subscriber. Hindi ko lang siya subscriber, true pa rin siya. Ever since nung college kami, tapos kumpare ko rin siya, papangalan ko na siya, siya si Jester Santiago. Para maraming salamat sa mga giveaways mo ha. Ikaw pa yung nagpa-giveaways instead na ako. Pero balang araw makapagpa-giveaways din tayo dito sa ating channel na to. So, ito yung helmet niya, KYT yung brand. So, tapos binigyan din tayo ng gloves na Kumine na brand. At kasi nakwento ko sa kanya may balak din nating mag-motovlog someday. Yun din yung isa nating pinag-iisipan. Kaso kulang pa yung mga gadgets natin. Saka as of now hindi pa tayo makalabas sa mga pag-travel dahil sa pandemic na nangyayari. Ngayon nag-aano pa tayo kinokolekta pa natin yung mga ibang mga gagamitin natin pang motovlog. Like yung gear natin, yung jacket, yung protective jacket natin, yung pa isang kulang natin. Tapos yung isa pang galing na, yung isa pa nating gadget na galing sa ating subscriber din na kapatid ko na sa Amerika, yung action cam, binigyan din niya tayo. At hinihintay na lang natin dumating para makapag-start tayo mag-motovlog. Ayos ba mga mix? So, tabayanan niyo yung ating motovlog, darating din tayo dyan. So, once again, maraming salamat pare sa binigay mong gear para sa pag-motovlog natin. At napaka-generous mo. Maraming salamat. God bless sa family mo, sa negosyo mo, God bless sa'yo. True pa ka talaga. So, yun na nga mga mates, balik tayo sa ating main content natin for this vlog. Lagay muna natin to, tabi muna natin. Rage on that beat, going crazy. So mga mates, i-flex ko lang sa inyo, ito yung nabili natin sa Shopee na mechanical keyboard. Ang brand niya is Zeus. Aluminum yung ano niya, yung body. And then ano siya, RGB LED lights siya. May RGB LED lights siya. So mechanical siya. So ito yung ano niya, oh. Yan, yung tunog niya. Ganun siya pag ano, ganun pag mechanical. So, meron din siyang lagay ng phone dito. Tapos, mahaba din yung cable niya. USB type. Tapos, maganda. Medyo mabigat siya. Talagang feeling premium brand yung keyboard. Nabili ko to for about 709 yata sa Shopee. And then, as of this moment, itong ginagawa natin itong vlog na to, pagtingin ko dun sa seller, medyo tumaas na, naging 900 plus na. So buti na nabutan ko pa yung pag-sale niya. So nakuha lang natin siya sa 709. So maganda siya sa ano, talagang maganda siya compare mo dun sa mga ordinaryong keyboard. Yan. And then compare naman dun sa mga branded na keyboard, na mechanical keyboards, halos parehas lang din yung feeling na pagiging premium niya, pero ang pagkakaiba niya napakamura kasi yung nakita ko sa mga mall na mga mechanical keyboards, nag-range siya ng 2,005, umabot ng 4,000 yung kasama na yung mouse. So, hindi natin afford pa yung mga ganung mga product. So, dito muna tayo sa mga ano, sa mga low-key na brand. So, may palm rest din siya. Yan. Para at least komportable yung kamay mo habang
nagfi-finger. Nagaano dito sa keyboard. Bad words. Okay. Let's move on. Yung next nating gaming peripherals. Wow. Yung ating gaming mouse. So, nagustuhan ko lang kasi sa kanya, may RGB rin siya. Yan. So, meron siya mga kumukuti-kuti oh sa gabi. Yan, o, diba? So, maganda siya sa dilim. So, yun, mga mates. Nabili ko siya mura lang sa Lazada or I think sa Shopping. Hindi ko na matandaan. Medyo matagal na. 250 or less than 200. I mean, less than 250. Mga 220 yata. Mga ganun. So, hindi ko na makita eh. Marami naman kayo makikita sa Shopee and Lazada ng mga ganito. So, hanapin nyo na lang yung pinakamura. Pero ito, natsambahan ko. Kasi medyo mabigat siya. Yung parang bang premium ang dating niya. Hindi yung mukhang magaan na mouse. So, para siya mga Logitech na ganun. Tapos, ang ganda ng curve niya. Meron din ako isang binili para sa anak ko. RGB din siya. Yan. RGB, ito medyo magaan. 200 plus din. Yan. Medyo magaan to compare dito. So, ito kasi mas premium touch looking and pag ginamit mo talaga, parang mamahalin yung mouse mo. So, ito magaan. Pero okay lang. Maganda rin. Yan. RGB din siya. Ito yung ginagamit ni Boss Galen. So, ang next nating next ko ipiplex sa inyo, yung binili natin na para sa ating computer setup, yung gaming mouse pad, I mean. So, ito, Supreme, yan. Nani? Malaki yung size niya. Instead na bumili kayo ng mga mouse na square, suggest ko mag-settle kayo sa ganito. Kasi, hindi lang makokoberan yung buong keep yung buong table nyo saka magkakaroon pa siya ng design. Yan. So nung binili ko to nung June 6 ng Shopee and Lazada. So ayun mga mix, nabili ko to for about 228 sa Lazada, pero as of this moment nung ginagawa natin tong video, wala na, hindi ko siya parang out of stock na yata. So hindi ko lang alam kung meron pa. Nyo na lang, kayo na lang mag-search kung nagustuhan nyo to, paki-search nyo na lang. Tapos, ayan. So, mas medyo malaki to. Tapos, ang ginawa ko, bumili ako ng mga ibang, naghanap ako ng ibang mga gaming mousepad, yung ibang mga design. So, nakakita ako nito. Ayan. Ito, saan ako to? 99 pesos lang tong gaming mousepad na to. Diba? Kesa yung mga bibili nyo, yung mga square, kasi konti lang yung masasakop nung yung area nung mousepad. So, mas maganda ganito na nabili nyo. Meron pang design yung table nyo. Yung dalawang gaming mousepad, nilagay ko dun sa sasakyan namin. So, ito yung isa. Yung dalawa nito, na PUBG yung design, nilagay ko dun sa dashboard ni Spinner, yung konti ko, dun ko nilagay. Yung init nung dashboard, talagang nararamdaman mo sa mukha mo. So, nilagyan ko nito. So, ngayon, napakaganda. Ang ganda, nagkaroon ng design yung dashboard. Ngayon, medyo hindi na ganun kainit yung dashboard ng sasakyan natin. So, ang ganda pa. Ang ganda. So, 99 pesos lang siya. Kaya bumili ako ng lima. Yung tatlo, ginagamit ko dito sa sa computer table ko. Tapos yung dalawa na doon sa kotse. So, okay. So, yun lang mga migs ang ating i-flex ngayon, content natin. Pero abangan nyo mga migs yung mga susunod nating mga video. Magkakaroon tayo ng mga more unboxing. Tapos, kasi marami akong binili online sa Shopee and Lazada. Lalo na nung June 6, yung sale nila. Marami akong nabili. So, marami akong ipapakita sa inyo mga product na binili ko. Tapos, kung meron kayong gustong ipa-review na item sa Lazada or Shopee, tatry natin yan. So, okay mga migs, that's it for today. Yan lang yung vlog natin for today. Pinakita ko lang sa inyo yung mga binili natin online. So, marami pa kayong maabangan sa mga susunod na mga videos natin. Like yung mga binili ko na para sa mga anak ko na design daw sa room nila, yung LED strip light, yun.
Tapos, abangan nyo yung pinaka ano, ito pa isa mga niche. Abangan nyo yung pinakamahal na binili ko. Yung pinakamahal na nabili ko sa online shopping. Abangan nyo yan. Worth 1,000 na product. Ngayon lang nangyari yan sa buong buhay natin. Na bumili kami sa online na ganoon. Gusto mali kasi itong mga bagay na to. Hindi lumalagpas na 1,500 isang product. Tapos COD pa. COD pa siya. So, legit naman lahat. So, as of now, yung mga nabili natin, puro legit naman. Saka magaganda siya. So, wala pa tayong na-encounter na mga defect. So, sana wala. Sana wala. Kasi, mahirap magbalik ng mga product. Ipapabalik natin sa seller, tapos papalitan. Mahirap. Kasi tayo pa mag-shoulder nung, tayo mag-handle nung shipping. Okay? So, abangan nyo yung gusto natin mga vlog, ha? So that's it for today mga Migs. At maraming salamat sa patuloy nyo pag-suporta sa My Migs TV. Maraming salamat din sa patuloy nyo pagmamahal, bibigay suporta. Alam ko marami nagmamahal kay My Migs TV. At dahil dyan, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-aaral. Okay? At dumadami pa yung mga subscriber natin. As of now, meron tayong 1,200 subscriber plus. And still counting mga Migs. So okay? That's it for today, mga Migs. Once again, stay safe. Always remember, God is good all the time. This is Chris De Guzman from My Migs TV, signing off.